Magandang araw sa atin lahat. I'm Sergeant Kim De Granzo, Reserve Philippine Army. I'm your GM Instructor. And pag-uusapan naman natin ay tungkol sa pagsuot ng Philippine flag sa ating uniform o sa ating mga uniforme ng pangsundalo. At bakit ba ito ay bawal sa pagsuot? Actually, ito ay hindi naman bawal talaga. At meron lang tayo sinusunod na protocol. Ano ba yung mga protocol na yun? Bago ka magsuot ng Philippine flag sa ating uniform, ay meron tayong, ang higher headquarters ay merong binababang order. Kung ikaw ay ipinadala sa imang bansa, ikaw ay isang naipadala sa bahagi sa isang balikatan, ibig sabihin, meron tayong kasama na ibang bansa at nagkaroon tayo ng joint forces at na tayo ay nag-represent ng ating bansa. Doon lang natin pwede isuot ang ating Philippine flag. Ngayon, kapag ikaw ay pinadala naman sa UN, United Nations Peacemaker, at yun, autorisado ka magsuot ng Philippine flag. Kung ikaw ay pinadala naman sa ibang bansa for schooling, sabi natin na Australia, Israel, United States, ikaw ay authorized na magsuot ng Philippine flag. Eh na tricolor. Ano bang tricolor? Yung mismong kulay ng ating bandila tulad nito. Yan. Kasi meron tayong isang sinusuot, yung subdue. Yan. Ito ay karinang sinusunod sa mga tactical operation para hindi sa visible. Pero kapag meron tayong mga balikatan, joint forces sa ibang sundaan sa ibang bansa, kailangan ang kulay ay tricolor na sinusuot. At nagtataka rin tayo bakit ito ay yung pagsusuot nito ay dapat baliktad. Dapat ang pagsusuot nito ay nasa unahan dapat yung sun tsaka yung star. Yan ang pagsusuot. Ganyan dapat. Kasi ay nagsisimbolize yan na sa highest honor ng uniform natin. Yun ang represent. Ibig sabihin din ay nasa positive thinking, ibig sabihin go forward. Kaya yung dapat lagi ang star at saka yung sun is nasa unahan. Hindi dapat nakabaliktad na nasa likod. Kaya nga yan ay pinagbabawal ng natin na kapag nandito ka naman sa Pilipinas, wala ka naman sa balikatan o sa wag na natin isuot yung wag na natin isuot yung ang Philippine flag sa ating uniforme. Mas okay pa yung yan, bakante siya. Kasi yung talagang binibigyan naman talaga authorized niyan yung ipinadala sa ipinadala sa ibang bansa, ipinadala sa balikatan, sila yung mismong may karapatan na magsuot ng ganyan. Yan, mapapansin naman natin, nakikita naman natin, yung mga tropa natin sa UN, mga United States Peacemaker, yung mga mananatili doon ng mga kapayapaan, malalaman natin kung tropa natin kasi sila ay nakasuot ng mga Philippine flag. And tulad dito, kapag pumunta naman dito yung mga United States o sa mga Australian soldier, makipag-join force sa atin ditong balikatan, mag-exchange ng kaalaman, ang mapapansin natin yung mga tropa natin yung nagsusuot ng ganyan para ma-recognize as a Philippine soldier. And isa pa, yung mga tropa natin na pinapadala sa ibang bansa para makipag-compete dun sa competition, nagsusuot din sila ng Philippine flag. Sana may naano kayo na hindi dapat basta-basta sinusuot ang Philippine flag sa uniforme natin. Tsaka mapapansin nyo naman, kaya sa mga regular forces, hindi sila nagsusuot ng mga Philippine flag. Sana kahit paano may natutunan kayo sa maiksi kong video. Ito lang ay isa rin kong kunting alam lang and kunting reminders sa mga tropan. Sana huwag tayong basta-basta maglalagay ng mga natin sa uniform natin kasi ito ay may kaakibat na order. Maraming salamat.